8, Finale. Makalipas ang dalawang buwan, matapos makidnap si Edwin at Lorna, bumalik na sila sa normal nilang buhay. Tinanggap na ng dalaga sa sarili na hindi na niya maiiwasan ang ama ng batang kanyang dinadala. Hindi na siya lumipat ng tirahan. Ipinagpatuloy rin niya ang negosyo niyang internet cafe na sinuswerteng lumalakas kahit kasi simula pa lang. Habang lumalaki ang tiyan ng dalaga, ay mas nagiging malapit siya kay Edwin. Tinupad nito ang sinabi na hindi siya pipilitin at maghihintay na tanggapin niya. Gabi-gabi ay lagi niya itong bisita. Kung ano-ano ang dinadala nito para sa kanya at sa baby niya. He became her constant companion. Sa bawat pagkakataon na kailangan niya ito, ay lagi itong nandoon. Lagi din niya itong kasama, lalo na kapag nagpapacheck up at namimili ng mga gamit ng baby. Aaminin ng dalaga, she was falling for him. Baka nga, mahal na niya ito at natatakot lang siya na aminin iyon. There were times that she wanted to consider accepting his love. Tutal, ito naman ang ama ng anak niya. Kailangan lang niyang maniwala na hindi siya lulokohin ito at pagtataksilan. Nararamdaman niya na mahal siya ng lalaki. So bakit hindi pa niya subukan? Isa lang naman ang problema kung sakali. Hindi niya ito masyadong kilala. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin ito sa kanya. Biglang sumagi sa kanyang isip. Ano kaya kung mag-imbestiga siya? At least, may hint siya kahit kaunti kung sino talaga ito. Kung sakali na papayag siyang magpakasal dito, she must at least know his background. Pumunta ang dalaga sa bahay ni Edwin. Alam niyang wala ito kaya iyon ang perfect time. Pagpasok niya ng bahay, ay agad niyang narinig na kumakanta sa may bandang kusina ang katulong na si Inday. Dahan-dahan siya naglakad papunta sa kwarto ng lalaki. Siguradong chichikahin siya ng katulong ng todo-todo kapag nakita pa siya. Hindi niya magagawa ang pag-imbestiga pag nagkataon. Marahan siyang kumilos papunta sa silid ng lalaki. Inilibot niya ang paningin sa buong kwarto. Saan siya magsisimula? Nakita ng dalaga ang mga drawers nito. Hinalughog niya iyon isa-isa. Wala. Kahit mga dokumento kagaya ng birth certificate o sedula ay wala. Sinubukan naman niyang tingnan ang banyo, pati na ang ilalim ng kama. Ngunit wala pa rin. Nakakatawa. Alam niya imposibleng magkaroon ng mga dokumento roon. Pero tiningnan pa rin niya. Napatingin naman ang dalaga sa closet nito. Puro mamahaling damit at personal na gamit ang nakita niya roon. May napansin siyang black bag na nasa pinakasulok. Kinuha niya iyon at nagulat siya sa nakitang laman. Napakaraming passports! Napakahilig ba nitong mag-travel? Kaya may ganun itong koleksyon? Parang nag-around the world na ito sa sobrang dami. Bumuklat ang dalaga ng isa. Picture ni Edwin ang naroon, pero iba ang pangalan. Niloloko ba siya nito? Kagaya ba niya ay tinatago rin ito ang tunay na katauhan? Tumingin siya ng isa pa. Picture uli nito. Pero iba uli ang pangalan. Lalo siyang kinutuban. Pinagbubuklat na niya ang mga passports. Iba-iba nga ang mga pangalan, pero iisang mukha. May nabuklat siya na halos magpawala sa kanya ng ulirat. Diyos ko! Wika ng dalaga. Nanginginig ang mga kamay na ipinagpatuloy niya ang pagbubuklat ng iba pa. At natakpan niya ang bibig. Diyos ko! Hindi!
Puro litrato ng asawa niyang si Alex ang nasa ibang passports at iba-iba rin ang ginamit na pangalan. Maaari kayang si Edwin at Alex ay iisa? Bigla siyang pinanlamigan. Noon naman bumukas ang pinto at si Edwin ang iniluwa nito. Lorna? Napatingin ito sa mga passports na nakakalat sa sahig bago siya muling tinitigan. Sinalubong niya ang paningin nito. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Oh my God! Bakit ngayon lang niya napansin ang mga mata nito? Napahawak siya sa noo kasabay ng pagpikit. Walang tigil sa pag-agos ang kanyang luha. Ang tanga-tanga niya. Ilang ulit na nitong ipinagkanulo ang sarili sa kanya. Pero nagbulag-bulagan pa rin ang dalaga. Ang boses nito, ang kilos nito, ang mga paborito. My God! Lorna? I'm so stupid! At nasa bunutan naman niya ang sarili. Calm down, Lorna. Unti-unti itong lumalapit sa kanya. For God's sake, Alex! Huwag kang lalapit! Sigaw ng dalaga. Napahinto naman ito. Manloloko ka? All along pala niloloko mo ko? Mula noon hanggang ngayon, niloloko mo ko. Sinungaling ka? At pinagbabato niya rito ang mga passports na hawak. Calm down, Lorna. Pag-usapan natin ito ng maayos. At muli ay humakbang ito papalapit sa kanya. Nagwala naman ang dalaga. Ipinagbabato niya rito ang kahit na anong mahawakan. Wala siyang pakialam kung may mabasag man o masira. She was hysterical. Lorna! Panay naman ang ilag nito sa mga itinatapon ng dalaga. Sige, Alex. Subukan mong lumapit. Magkakamatay tayo. Sisiguraduhin ko. Kung hindi kita mapatay, ako ang magpapakamatay. Layas! Lumayas ka! Ayaw kitang makita! Wala itong nagawa, kundi ang umalis. Nanlalatang napalugmok naman sa sahig ang dalaga habang humahagulgol. Walang tigil sa pagdaloy ang kanyang luha. Unti-unti siyang nanghina at maya-maya pa ay nagdidilim na ang kanyang paningin. Samantala, nagising si Lorna sa marahang paghaplo sa kanyang pisngi. Nabungaran niya si Alex. Napapiksi ang dalaga pero napigilan agad nito ang kanyang balikat. Napahinto siya. Pakiramdam niya ay nanghihina pa rin siya. Please, Lorna, listen to me. Nagsusumamo ang boses ng binata. Umalis ka! Namamaos na sabi niya. Don't talk, Lorna. Nawalan ka ng malay kanina. Iniiwas niya ang mukha at tumutulo naman ang mga luha niya. I'm sorry. I'm sorry, Lorna. Hindi sumagot ang dalaga. Umiiyak lang siya hanggang sa mapahagulgol. Please, Lorna. Mas nahihirapan ako pag nakikita kitang ganyan. Pinunasan ng dalaga ang luha. Pilit niyang pinapakalma ang sarili at saka bumangon. Pinigilan naman siya nito, pero tinabig niya ang kamay ng binata. Tumayo siya mula sa kama. Lorna, gusto ko nang umuwi. Hayaan mo akong makapagpahinga at makapag-isip. Bukas na tayo mag-usap. Malamig niyang saad. Hindi na ito umimik. Inakala niyang pagsang-ayon ang ibig sabihin ng lalaki. Kaya tumalikod na siya. Ngunit bago pa niya mahawakan ang doorknob, ay niyakap na siya nito mula sa likuran. Alex, bitiwan mo ko! Lalo namang humigpit ang yakap nito sa kanya.
Mahal kita. Mahal na mahal kita. Tumulo naman ang pesteng luha ng dalaga. Hindi ako papayag na umalis ka nang hindi mo naririnig ang paliwanag ko. Hindi kita niloko, Lorna. Kagagawa ni Papa ang lahat ng nakita mo noon. I'm so sorry. For your family at sa baby natin. Sinisisi ko ang sarili ko. Kung hindi ako masyadong nag-focus sa trabaho ko sa hasyenda, dapat nalaman ko ang mga nangyayari. Pero lagi akong wala. Lagi kitang iniiwan. Hinayaan kong mag-isa mong dalhin ang mga problema. I should have been there when you needed me. Parang ilog na walang tigil na naman sa pag-agos ang kanyang luha. Nangangalog ang tuhod ng dalaga at nanginginig. Unti-unti siyang napaluhod. Hindi siya binibitawan ni Alex kaya kasama niya itong napasalampak sa sahig. I thought you're dead. I was there. I followed you. Pero hindi ko naabutan ang barkong sinasakyan mo. Sumakay ako sa kasunod na barkong paalis. Nasa laot ako nang marinig ko ang malakas na pagsabog. My God, hindi nito na ituloy pa ang sasabihin. Naramdaman niyang umiiyak din ito. At ngayon lang niya ito nakitang umiyak. Lorna, parang gusto ko na rin mamatay ng mga panahong iyon. Umalis ako sa hasyenda. Binago ko ang sarili ko at pumasok ako sa isang hanap buhay. Kung saan nakabaon sa hukay ang isa kong paa. Mapanganib ang bawat misyon ko. Puro karahasan at kamatayan ang nasa paligid ko. Lagi kong hinahangad na sana masawi din ako. Pero hindi nangyari. Gusto marahil ng Diyos na magkita pa tayong muli. Hindi ako makapaniwalang buhay ka, Lorna. At lumipat ito sa kanyang harapan. Sinapo nito ang magkabilang pisngi niya at pinahid na mga daliri ang kanyang luha. Tinitigan siya nito. Lorna, asawa ko. Saka hinalikan nito ang kanyang noo. Mahal na mahal kita. Bumaba ang mga labi nito sa labi ng dalaga, pero iniiwas niya ang mukha. Lorna, please Alex, gusto ko munang umuwi. Natigilan ito, pero maya-maya pa ay tumango. Inalalayan siya nitong tumayo. Ihahatid na kita. Inihatid siya nito hanggang sa tapat ng pinto ng bahay niya. Lorna, tumingin siya ritong muli. Bukas, Alex, mag-uusap tayo. Hindi ako aalis dito, Lorna. Hihintayin kita. Umuwi ka na. Bukas, mag-usap tayo. Ayoko. Ayoko, Lorna. Natatakot akong baka mawala kang muli. Matigas na sagot ng binata. Natigilan naman si Lorna. Bahala ka. At binuksan niya ang pinto. Lorna! Tawag nitong muling nagpalingon sa kanya. Isipin mo saan ang kinabukasan ng anak natin. Ang kinabukasan natin. Kalimutan mo na ang nakaraan. Hindi na natin maibabalik iyon. Magsimula tayong muli. Ewan ko. Hindi ko alam. Sana nga ganun kadali. Napakatagal ng panahon na pilit kong kinakalimutan. Pero hindi. Lahat nandito. At itinuro niya ang sentido. At dito. Saka itinuro din ang puso. Ang sakit-sakit. Muli siyang napaiyak. Nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay at inilak ang pinto. Samantala, mag-aalas 9 na ng gabi at napatingin si Lorna sa orasan. Napadungaw siya sa bintana.
naroon pa rin ang asawa sa harap ng bahay niya. Tinutuon nito ang sinabi na maghihintay sa kanya. Nakaupo ito at nakasandal sa may gate. Hindi pa ito kumakain ng hapunan. Ilang beses na niyang pinasabi kay Diana na umuwi na ito, pero hindi pa rin umalis. Napabuntong hininga ang dalaga. Mabilis siyang kumilos at nilabas ito. Alex! Tawag niya ng makalapit dito. Lumingon naman ang binata. Pumasok at mag-usap tayo. Nauna siyang pumaloob sa bahay at sumunod naman ito. Maupo ka. Sakay tinuro niya ang supa. Umupo siya sa katapat naman itong upuan. Lorna, wika ng binata. No, Alex. Please, hayaan mo muna ako makapagsalita. Natahimik ang lalaki. Huminga naman siya ng malalim bago nagsimula ng salaysay. Napakatagal ang panahon na pilit kong ibinabaon sa limot ang mga nangyari. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin makalimutan lahat iyon. Pinapatay ng papa mo ang buong pamilya ko. Muli ang pagnanaknak ng sugat sa kanyang puso. Kung hindi kita minahal, disin sana'y buhay pa sila hanggang ngayon. I'm sorry, Lorna. Napakalaking pagkakamali ang nagawa ko. Dapat, sa simula pa lang, hindi ko na hinayaang makapasok ka sa buhay ko, Alex. Lorna, tanging wika ng binata. Maghiwalay na tayo, Alex. Hindi tayo pwedeng magsama. Kailangan nating tanggapin na sa simula pa lang, mali na ang lahat. Hindi tayo para sa isa't isa. Paano mo nasabing mali ang lahat? Nagmamahalan tayo, Lorna. Sa tuwing magkasama tayo, ikaw ang lagi nagpapaalala ng kamali ang ginawa ko. Sa ginawa kong pagsama sa'yo. Sa ginawa kong pagpapakasal sa'yo. Parang ako rin ang pumatay sa pamilya ko. Please, don't do this, Lorna. Umalis ka na, Alex. At sana, huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. At tumulo ang luha muli sa kanyang mga mata. Tumayo naman siya at saka binuksan ang pinto. Umalis ka na, Alex. Malungkot na tumayo ang binata at tumitig sa kanya. I will leave you for now. Pero hindi ako papayag na maghiwalay tayo. Alam ko, walang kapatawaran ang ginawa ng papa ko sa inyo. Pero huwag mo sana pagsisihan ang naging relasyon natin. Dahil ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Kung iniisip mo na naghirap ka, naghirap din ako. Kung naranasan mo ang mag-isa, naranasan ko rin iyon. Pero kahit kailan, hindi ako sumuko sa pag-ibig natin. At tumalikod ito at tuluyang umalis. Kinagabihan, habang natutulog ang dalaga, pangibabawi natin ang pagmamahalan sa ating puso at matuto tayong magpatawad. Napabalikwas ng bangon si Lorna. Nananaginip na naman siya. Parang narinig niya ang boses ng kanyang itay. Tiningnan ang dalaga ang orasan. 7 o'clock na pala ng umaga at bumangon na ang dalaga. Tinatamad siyang mag-ayos ng sarili. Hungkag ang kanyang pakiramdam. Paglabas niya ng kwarto, ay handa na ang almusal sa kusina. Nagtimpla siya ng kape at hindi kumain. Walang gana ang dalaga. Pumasok si Diana sa kusina. Galing ito mula sa pagdidilig ng halaman sa labas. Ate, may naghahanap sa iyo sa labas. Sino daw? Hindi ko kilala eh. Ngayon ko lang siya nakita. Tumayo ang dalaga at sumilip sa bintana.
hindi siya makapaniwala sa nakita. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto. Ang lakas ng tahip ng kanyang dibdib. Mirna? Lumingon naman ang babae. Ate? Diyos ko! Mabilis na tumulo ang luha mula sa kanyang mata. At sinugod niya ito ng yakap. Nang maramdaman niya ang init na nanggagaling sa balat nito, ay saka siya naniwala na buhay nga ito. Totoo. Totoo itong nangyayari at hindi siya nananaginip lang. Mirna, buhay ka! Oo, ate. Habang umiiyak din ito. Hindi ako makapaniwalang buhay ka. Ulit niya nang nasa loob na sila ng bahay. Ako rin, ate. Hindi ako makapaniwalang buhay ka rin. Nabasa ko noon ang dyaryo na kasama ka sa mga namatay sa sumabog na barko. Sina Itay at Tia Cora, buhay din ba sila? Malungkot naman na umiling ito. Kasama silang nasunog ng bahay. Napaluha ang dalaga. Pero paano ka nakaligtas? May tumulong sa akin. Nailabas niya ako sa bahay. Pero hindi niya nagawang mailigtas si Naitay. Sino siya? Sino tumulong sa'yo? Sandali itong natahimik. Actually, kasama ko siya. Pero nagpaiwan muna siya sa sasakyan. Ganun ba? Tawagin mo para makilala ko at makapagpasalamat ako sa kanya. Sige, ate. Lumabas ito sandali ng bahay. Nagtaka si Lorna nang bumalik ang kapatid. Kasama si Toby. Bakit magkasama kayo? Napatutok ang paningin niya sa kapatid ni Alex. Siya ang tumulong sa akin, ate. Makakaalis ka na. Uwi ka naman niya sa lalaki. Ate, please, makinig ka muna. Uwi ka ni Mirna. Pero ang papa niya nagpapatay sa pamilya natin. Mapait na imporma ng dalaga. Alam ko, pero napatawad ko na siya. Aalis muna ako. Putol naman ni Toby sa pag-uusap nila. Akmang pipigilan ito ng kanyang kapatid, pero nginitian lang nito ang huli. It's about time na magkausap sila. Tuloy-tuloy itong umalis na lugar na iyon. Anong ibig niyang sabihin, Mirna? Ate, please, be reasonable. Sana mapatawad mo na sila. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Paano nito nasasabing magpatawad siya? Samantalang buhay ng pamilya nila ang pinag-uusapan nila. Alam kong masakit. Kahit ako, naisipan kong maghiganti. Pero walang magandang naidulot iyon. Ako din ang mas nahirapan at nasaktan. Si Toby, siya ang nagturo sa akin kung paano magpatawad. Lubos na silang nagsisisi, ate. Naputol ang sinasabi nito nang mabungara naman sa pinto si Don Augusto. Nakaupo ito sa wheelchair tinalalayan ni Toby. Nagulat ang dalaga. Hindi siya makapaniwalang ambiyanan ang nakikita. Ang dating matayog at matikas na Don ay napakapayat na at halatang alipin ng karamdaman. Paralisado ang kalahati nitong katawan at nakangiwi ang labi. Punong-puno ng paghihirap at pagsisisi ang mukha ng matanda. Lorna? Hirap na hirap nitong bigkas sa kanyang pangalan. Nakangiwi ito at hindi alintana ang tumutulong laway. Hindi naman sumagot ang dalaga. Biglang tumulo ang luha ng matanda. Patawarin mo ako? Hindi siya makasagot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Naramdaman na lang niya na unti-unting tumutulo na rin ang kanyang luha.
Hindi na nito kinaya at napahagulhol ito at yumuyugyug pa ang balikat. Alam niyang marami itong gustong sabihin ngunit hindi magawa dahil sa kalagayan. Pinakiramdaman naman ni Lorne na ang sarili. Parang himala na nawala na ang galit na nararamdaman at napalitan iyon ng awa. Tunay ngang may paraan ang Diyos upang pagbayarin ang mga taong nagkasala sa kanya. Nagsisisi na ang papa. Wika ni Toby. Napatingin naman siya rito. Nang maganap ang sunog ay di niya akalain na matutupok ng apoy ang buong pamilya mo sa loob. Gusto lang niyang takutin kayo at wala siyang balak na patayin ang pamilya mo. Ngunit ang mga taong inutusan niya? Toby, please. Nananahimik na ang pamilya ko. Huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Lumapit ang dalaga kay Don Augusto at lumuhod siya sa harap nito. Papa, walang tigil naman sa pag-agos ang luha ng matanda. Hinawakan niya ang nakabaluktot at naninigas na kamay ng matanda. Pinapatawad ko na po kayo. Ate, hindi makapaniwalang banggit naman ni Myrna. Salamat, maraming salamat. Wika ni Toby habang parang may bumibikig sa lalamunan nito. Napatingin siya rito. Nangingilid din ang luha ng lalaki. May naalala ang dalaga. Ang lalaking kamukhang kamukha nito. At muling nanikip ang kanyang dibdib. Tumitumuna kayo. May kailangan lang akong puntahan. At nagmamadaling lumabas ng bahay si Lorna. Dahan-dahang binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Alex. Nakatalikod ang lalaki at umiinom ng alak. Iwan mo muna ako, Inday. Gusto ko mapag-isa. Wika nito. Tuloy-tuloy lang siyang lumapit dito. Sinabi ng iwan mo muna ako, Inday. Hindi naman ito na ituloy pa ang balak sabihin. Parang hindi makapaniwala sa nakikita. At nagtama ang kanilang mga paningin. Walang kumukurap at walang nagsasalita. Siya ang unang lumapit. Hindi ito gumagalaw kahit nang haplisin niya ang pisngi ng binata. Alex? Hindi ito sumagot at nakititig lang sa kanya. Pinapatawad ko na ang papa mo. Para ang binatang natulala, matagal bago nakakibo. Thank God! At niyakap siya nito ng mahigpit. Napapikit naman ang dalaga. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kapanatagan at kapayapaan. Ganito pala ang pakiramdam kapag nakapagpatawad. Alam niyang hinding-hindi niya nakakalimutan ang nangyari sa pamilya. Pero kailangan na niyang mag-move on. May naghihintay na kinabukasan para sa kanya. Sa piling ng kanyang anak at ng lalaking kahit kailan ay hindi tumigil sa pagmamahal sa kanya. Unti-unting tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Bahagyang kumalas naman si Alex para titigan siya. Pinunasan nito ang luha sa kanyang pisngi. Why are you crying? Hindi siya sumagot. Hindi niya mapigilan ang tuloy-tuloy na pagpatak ng kanyang luha. Akala ko ba? Salamat. Putol niya sa sasabihin nito. Lorna? Thank you for not giving up on me, Alex, and on our love. Akmang magsasalita ito, kaya tinakpan niya ng kamay ang bibig nito. Hindi pa ako tapos magsalita. Kinalimutan na kita. Inalis ko na ang pag-ibig na meron ako sa iyo. Hindi ko lubos sa kalain na iibig ako sa pangalawang pagkakataon at ikaw din pala iyon. He smiled lovingly. Tears forming in his eyes. Alam mo bang mas mahal kita kaysa mahal mo ko?
Patawad kung hindi ko na ipakita iyon noon. Magbabagong buhay na tayo. Sabay nating kakalimutan ang lahat ng masasakit na pangyayari sa ating buhay. Lumuhod dito at hinaplos ang medyo maumbok niyang tiyan. Magsisimula tayong muli kasama ang ating anak at mga magiging anak pa. Hinagkan nito ang tiyan ng dalaga. Baby, you should be strong. Huwag mong bibiguin ang mami. Wika nito sa tapat ng kanyang tiyan. Hinaplos naman niya ang buhok ng binata. Lumuhod siya at siya naman ang sumapo sa mukha nito. Nasabi ko na ba sa iyong mahal kita? A happy smile formed on his lips. Hindi pa. I love you. Salamat. At hinaplos niya ang pisingin nito. Ano ang nangyari sa mukha mo? Bakit nagpalit ka na ng mukha? Mula na magkahiwalay tayo, napasok ako sa isang marahas at mapanganib na hanap buhay. Naging espiya ako. Marami akong natulungan. Pero mas marami akong naging kaaway. Kailangan kong baguhin ang anyo ko para protektahan kayo. Bakit? Does it bother you? Siya naman ang hindi nakapagsalita kaagad. Gusto mo bang ibalik ko ang dati kong anyo? I'm sorry but I can't do that. My family is far more important than my face. Hindi ko hahayaan na manghanib kayo dahil sa akin. Naluluha naman na napailing ang dalaga. Ngayon lang niya na-realize ang mga hirap na pinagdaanan ng binata. Umiling siya. It doesn't matter. Kahit ano pa ang maging itsura mo. Baguhin mo man ang buong pagkatao mo. Hindi man kita makilala. Alam kong kilala ka ng puso ko dahil ikaw lang ang nag-iisang lalaking mamahalin nito. Lorna, minahal kita noon bilang Alex. Pero minahal din kita ngayon bilang Edwin. At mas lalo kitang minahal nang malaman kong iisa lang ang dalawang lalaking minahal ko. Lorna, tama ka. Magbabagong buhay tayo. Kakalimutan na natin ang nakaraan at magsisimula tayong muli. Kasama ng ating anak at magiging anak pa. Napangiti si Lorna at niyakap si Alex. Alam niyang tapos na ang unos at ito na ang simula ng kanilang isang bagong umaga. Dito na po nagwawakas ang kwento ng pag-ibig ni na Lorna o Sherlyn at Alex o Edwin. Nawa ay na in love at nag-enjoy kayo sa pakikinig at sa panonood. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakakakilig, nakaka-inspire na kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po.